pag nanggaling sa mga problema, mga kapiksi, nagiging numb or nagiging manhid na. Yung iba sa inyo guys, parang nagiging manhid na kayo sa mga sakit, no? Especially pagdating sa relationship. Parang ang inaasahan nyo na lang is yung sarili nyo. Pero responsible kayo, no? You don't blame them. Hindi mo na rin sila sinisisi, pero parang sabi ko nga, manhid ka na. Parang nakikipagplastikan ka na lang for now, kapiksi, para lang makasurvive ka. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Past, Present, Future. Ito isang timeless reading guys para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Pisces. So Pisces, mga kapiksi, kayo ay nirepresent ng Father of Cups sa ating spread. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pag sinabing timeless reading mga kapiksi, ibig sabihin anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya makaresonate sa inyo. If hindi kayo nakaresonate right now, pwede nyo itong panoorin next time, next year, next month, next week, kahit kailan mga kapiksi. And by those time, pwede na mag-resonate sa inyo yung message guys. So, etong spread na to guys, ito yung past energy nyo. Meron dito yung presence ng Air Sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, nagdanas kayo sa recent past nyo ng matinding problema mga kapiksi. Merong sumaksak sa inyo patalikod, no? May nang backstab sa inyo. Merong nang betray guys. Maaaring may kinalaman ito sa pera. Mga kapiksi, parang hindi mo inaasahan ito. This can be parang a sly fox energy na pwede itong nagpanggap na close sa'yo, doble cara. Ibig sabihin, sa harap mo, parang feeling mo ang bite-bite nitong person na to. Pero sa likod, kung ano-ano pala yung chismis na pinagkakalat nito sa'yo, parang siniraan ka nitong person na to mga kapiksi. And parang ano eh, malala yung damage, no? Parang malala or malaki yung damage na nagawa sa inyo nitong person na to, na kinwestiyon mo din yung credibility mo bilang tao, bilang kakilala niya. Pwedeng kaibigan mo to or kamag-anak, whomever mga kapiksi, or kasamaan sa trabaho. Pero parang dumating sa point na even yung sarili mo, kino-question mo kung ganun kabang klaseng tao kagaya ng pinagkakalat nitong person na to mga kapiksi. So this caused a lot of stress sa'yo, at saka may mga taong naniwala sa kanya guys. Yun yung masaklap, no? Parang akala mo siya lang yung kaaway mo or siya lang yung may kasalanan sa'yo. Pero yung mga taong naniwala sa kanya, parang hindi mo aakalain na tatalikod din sila sa'yo and maniniwala sila dun sa person na yun na nang backstab sa'yo. And yun nga, kaya parang kino-question mo yung sarili mo din na credibility dahil sa mga naririnig mo na sinasabi nila tungkol sa'yo. So dito sa recent past mo guys, nakita mo, nakilala mo talaga yung totoong ugali ng mga tao sa paligid mo, kapiksi. So nakita natin na natuto ka ng leksyon dito. Although very traumatic siya para sa inyo, parang malalim yung scar or peklat na naiwan nito para sa inyo mga kapiksi. And eto naman guys, sa present energy nyo, you're trying to heal your wounds mga kapiksi, pero hindi pa rin maiiwasan na may mga episodes ka pa ng nakaraan. Parang ginwardyahan mo na rin yung sarili mo dahil sa trauma mo guys, no? Parang palagi mo natuloy iniisip na palaging may ahas sa paligid mo, kahit na parang binimgyan ka ng chance or opportunity ni universe na makilala yung ibang tao, makisalamuha sa ibang tao, maging malawak ulit yung network mo. Pero parang ikaw, nagiging aloof ka na. Ikaw na mismo yung naglalagay ng wall, naglalagay ng fence, pagitan, no?
parang yes, makikisama ka, pero meron lang hanggang ditong point lang na to, parang ganun, no? Certain point lang, hindi mo hahayaan na talagang mahulog yung loob mo sa kanila or lumalim yung pakikisama mo sa kanila. So ganun yung nakikita natin sa inyo. And dito sa inyong present din, nakikita natin yung pagbangon nyo, mga kapiksi, na parang ano, na parang pagsubok lang yan para sa inyo, no? Pagsubok lang yan, and hindi kayo basta-basta kayang pabagsakin. And ang pinofocus ng energy nyo ngayon is puro trabaho, as in puro trabaho, pag-build ng sarili mo, sarili mong buhay, kung may trabaho ka, sarili mong pangalan, kung may negosyo ka, sarili mong brand, you're focusing buong energy mo, no? As in, sa paghahanap buhay, pagtatrabaho, pag-undad ng buhay nyo, mga kapiksi. Ang iniisip nyo na lang ngayon, guys, is pera, no? Puro pera, pera, pera. Kasi parang, sabi ko nga, na-trauma na kayo sa pakikipagrelasyon, pakikipagkapwa-tao. So, medyo malalim yung sugat na naiwan sa inyo. So, meron din namang good or mabuti na naidala yun, no? Kasi mas nakafag-focus kayo sa sarili nyo and mas nagiging independent kayo, mga kapiksi. In your recent past, guys, nakita natin na maraming tinik sa landas nyo, pero hindi nyo na iniinda yung mga sugat. Ganun talaga, guys, kapag nanggaling sa mga problema, no? Pag nanggaling sa mga problema, mga kapiksi, nagiging numb or nagiging manhid na. Yung iba sa inyo, guys, parang nagiging manhid na kayo sa mga sakit, no? Especially pagdating sa relationship. Parang ang inaasahan nyo na lang is yung sarili nyo. Pero responsible kayo, no? You don't blame them. Hindi mo na rin sila sinisisi, pero parang sabi ko nga, manhid ka na. Parang nakikipagplastikan ka na lang for now, kapiksi, para lang makasurvive ka, para lang, alam mo yun. Kasi malungkot din naman na mag-isa, no? So parang nakikipagplastikan ka na lang until such time na makilala mo talaga yung mga totoong tao na masasabi mong nandyan para sa inyo. Pero kahit na matinik yung landas na iyong tatahakin, yung iyong pakikibaka, no, sa buhay, nakikita natin na patuloy kayo nagsisikap, guys, and mararating nyo pa rin yung tuktok ng tagumpay, mga kapiksi. So, merong saysay yung mga sugat nyo, mga kapiksi, no? Mag-heal din yung mga sugat nyo, guys, and makita din kayo ng liwanag sa dilim, no? So, kailangan nyo lang talagang i-focus. In the future, guys, parang makakarinig kayo ng balita or update regarding dun sa tao na nanira sa inyo. Itong person na to, guys, babagsak ito, no? Yung nanira sa inyo sa future, mga kapiksi. Pwedeng nag-enjoy siya ngayon dahil nasira ka niya. Meron siyang happiness some sort, pero sisingilin ito ng karma, and in the future magkakabaliktad yung sitwasyon nyo, babalik ka ulit sa taas, and siya naman yung maghihirap, mga kapiksi. Okay, pero huwag nyo nang ipagdasal yun, guys, kasi karma is real, no? And talaga namang sisingilin niya ng karma. So kayo, mag-focus na lang kayo sa sarili nyo, kasi in the future, guys, talagang mataas pa yung mararating nyo. Although sabi ko nga, may mga sugat, no? Pero numb na kayo. Ibig sabihin ng numb, manhid na. So hindi na kayo masyadong apektado, and makikita nyo rin yung liwanag sa dilim, Pisces. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa story na to. Ganun talaga, guys, hindi lahat ng tao sa paligid mapagkakatiwalaan, no? Yaan nyo na sila. Pagdasal nyo na lang na sana maging mapayapa sila. Okay? And ipagdasal nyo na sana maging mapayapa din kayo, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional message for you guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong discount ngayong September. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until September 30 mga kapiksi. So i-avail nyo na yan guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 30% discount naman tayo until September 30, 20% pala. So avail nyo na yan guys, sobrang ganda. So ito yung additional message para sa inyo guys, we have life review. No? Close up natin para mabasa nyo. Yan. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So, ito guys, kailangan importante na ma-heal nyo, no? Yung mga sugat nyo, mga kapiksi, especially itong nangyari sa past na may nang-ask sa'yo, may nang-backstab sa'yo, sa mga naka-resonate, no? Yung mga negative na circumstances, very important na matuto kayo magpatawad and kalimutan nyo, because if you don't forget it mga kapiksi, magsasuffer kayo because paulit-ulit nyo siyang may isip and every time na naisip nyo siya, pain will keep coming back mga kapiksi. And habang may pain, mas lalo lang kayong masasaktan. And you don't deserve na masaktan, no? Lalo na kung wala kang kasalanan, hindi mo deserve na masaktan. Especially if you've been good, naging mabait ka, wala kang, alam mo yun, malinis konsensya mo. Okay, hayaan mo na sila yung magdala nun, no? Huwag mo silang payagan maging masaya, tapos ikaw umiiyak, no? Huwag ganun. Forgive them and forget about it. And, you know, be happy. Because you deserve it, okay? You deserve it, mga kapiksi. And then for some of you guys, brilliant idea. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So kung meron kayong mga naiisip na mga idea guys, galing yan kay universe, no? Remember mga kapiksi, when I tell you na if you're manifesting, you can be, do, and have anything that you want. Basta finofocus nyo yung energy nyo. And the universe always move people, things, situation, circumstances sa paligid mo para to pa rin yung mga gusto mo. So, minumove nyo yung mga tao, that includes you. So, pag may naisip ka, ibig sabihin, finifeed ni universe sa isip mo yung thought na yon para you take action. Naintindihan nyo ba? That's how manifestation works mga kapiksi. So, kapag may naisip ka, explore mo, wag ka na magpatumpik-tumpik kasi yan na yung sign na pinapagalaw ka na ni universe para sa mga desires mo. Okay? Alright. So, wow! Ganda! Comment down below Pisces if naka-resonate kayo, if story nyo ba to. And huwag nyo kalimutan guys, makinig ng mga pampaswerte subliminals natin. Ito yung playlist mga kapiksi, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here para mapanood nyo yung ating 2025 kapalaran, no? Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.